Magandang araw at magandang umaga. O ngayong araw, ma-ride ulit tayo. Originally, ang plano natin ay pupunta tayo na Baguio City. Originally rin, gigising tayo ng maga, alauna medya, tapos alis tayo na exactly 2 a.m. Dahil nga may pinuntahan tayo kahapon. Ito, alas 5 na. Tingnan natin kung saan na lang tayo aabot. Pero hopefully, aabot tayo ng Baguio City. Ang plano nating ruta ay dadaan tayo ng Bugalyon, tatagos tayo ng Binmalay. Dahil nga tinangyali tayo, nag-ibang ruta tayo. Dito tayo sa Urbistondo papuntang Binmalay kasi mas maiksito ng 4 kilometers hanggang Dagupan. Ito kasing road na to medyo mas delikado daw. Original plan natin doon tayo sa Bugalyon dapat. Kasi ngayon national highway ito kasi alternate route lang. Ito nga medyo hindi medyo tinanghali na tayo ng gising, so dito na tayo nagdaan. One down, isang bayan na, Urbistondo na. O, dito sa bayan ng Urbistondo, ang maganda dito ay Monumento ni Rizal. Ayun o, Monumento ni Rizal. Parang luneta. Dito na tayo sa boundary ng Urbis. Papasok na tayo sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Papasok na tayo sa mismong kabayanan ng San Carlos City. Andito na tayo sa Tulay, San Juan. Dito sa San Carlos, diretso tayo ng Dagupan. Gagawin natin, kakaliwa na tayo dito sa pagkalampas ng BMU. Hindi na tayo tutuloy dun sa mismong bayan. Ito yung shortcut papuntang Dagupan. Pag dun kasi tayo, mas maraming sakyan, tsaka medyo mas mahaba yung lalakbayin natin. Tanghali na talaga. Lahat tayo magagawa. Masarap matulog. Napagod din kasi tayo sa biyahe kahapon. Kahapon galing pa tayo ng Rizal. Hindi na tayo dumating sa bahay. Ayun! Tulog. Dito na tayo kakaliwa. Ito, kakaliwa. Oop. Ay, hindi natin alam kung Binmalay na to o San Carlos pa rin. Pero malamang sa malamang Binmalay na tayo. Wala pa tayo nakikita ng signage ng Binmalay. Pero tansya ko, pag ganito na, na highway na padiretso, malamang sa malamang Binmalay na to. Barangay Palias, Binmalay. Kung oras na ay 6:15 na, siguro nakabawas na tayo na siguro more or less 25 kilometers na nabawas natin. So itong pinaplan nating babaykin siguro more or less 125 kilometers din. So meron pa tayong 100 kilometers na papadyakin. Ito, Binmalay na nga tayo. Ito bukas ang pinaka main source of income dito sa Binmalay, yan, fish pan. Kahit sa Dagupan, maganda rin po yung ano dito, pangos nila dito. Doon sa Bandaron, yung mga pangusan. Pero itong mga part na to, mostly dito, mga hito. Ngayon kasi pa summer na, kaya wala nang tubig dyan. Tayo sa crossing sa Binmalay, Dagupan doon. Tatana na tayo dito. Ito, andito na tayo sa Dagupan. Nakalimutan natin yung video yung papasok tayo sa boundary ng Dagupan. Maglagpas natin ng Tulay. Kaliwa. Kaliwa tayo dyan. Tapos, didiretso tayo ng Divinesia Road. Tapos, sa dulo ng Divinesia Road, kakaliwa ulit tayo. Tapos napunta tayo ng Sampapian na. So dito sa part na tayo kakaliwa. Sampapian. Nasundan na lang natin itong kotse. Kaliwa. Tumaliwa ka na ba? Ayan. Ayan. Dito na tayo sa
the financial road. Ayun, ano mga infrastructure. Ayun na po yung ano. Okay, ito, mauna tayo. Yan, di ba ba dyan? Yan yung LPO. Yung view na. Yan, no? Ito na tayo, kakaliwa. Yun, po tayo ng Bunuan. Yun, tayo ng Ilocos, Baguio, La Union. Eto, baka makaligtas po itong ano eh, boundary ng Dagupan tsaka sa Sampabian. So, andito na tayo sa boundary ng Sampabian at Dagupan. So, yan. For the meantime, babay muna tayo sa Dagupan. Ayun o. Yan. Welcome to Dagupan. Eto, tinatahak na natin tong Lungus Bridge. Sana, lusot tayo. Lusot, lusot. Ayun, lusot. Lusot. So, dito ta sa yan, kaya nga bridge. Itong bridge na to, parang expressway or lane na mahigit. Ito. Ito na tayo dito sa barangay poblasyon dito sa Pampagua. Welcome to Barangay Tupok. Ang barangay na dalawang beses na nagluluto sa isang araw. Oh no! Get it? Natin itong daan papuntang Santo Tomas galing Sampabian. Ang muling kilometer po sa nakita natin itong Santo Tomas ay 11. Meron pa tayong kulang-kulang 10 kilometers na papadyakin ng Santo Tomas. Tapos Santo Tomas hanggang Rosario, 15 pa ata. Mapakahaba o, tingnan nyo. Ayan o, umay. Ito, may kilometer po tayong natanaw. Pang ilang kilometer po na kaya yan. Ito, 10 kilometers pa hangga, mula dito hanggang Santo Tomas. Ayan o, natatanaw natin yung boundary ng La Union. Dito na tayo sa kanto sa papuntang Rosario Santo Tomas na kanto. Ito, may sinusundan tayong siklista. Napakabilis. Hindi natin kaya. Ano lang tayo. Takbong pogi lang. Ito. Ito yung papuntang Rosario. Dito, papuntang San Fernando. Pag tumaliwa ka, papuntang San Fernando. Pag kumanan, papunta Rosario. Paon na pala dito sa Rosario. Nakakaramdam na tayo ng gutom. So, kakain muna tayo dito. Hindi natin mag-isang gutom. Kaya tayo ng yung rice nila, under rice. May nila yung sauce. Ato sa bayan? Ato yung pwede ikontoy pa Canon? Sidugan. Sidugan. No, baka 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes dito yung galing dyan. Mga kilometro pa yun? Mga 2 pa eh? 1. 2 kilometers. Natin ay visitor. Dapat. 2 kilometers pa daw ang dito hanggang kanan ng Canon. Sabi na mga 30 minutes sa motor. So bike tayo. O hindi natin ang buong siguro mga less than 1 hour pasok po. Siguro tayo mag-bike doon. Tara, time mo tayo. So ito, tapos na tayong kumain. Ang oras ay 9:14. Ito, andito na tayo sa bayan ng Rosario. Ayan, dito na tayo sa Rosario. Kaya siguro sa kanto na yan sinasabi yung kakaliwa at ang Baguio. Diretso puntang Manila. Para sure, tanong tayo dito sa ayan o, sa bus stop. So yun, may plaka na
nakalagay dito, oh. Pag kumaliwa, Marcos. Pag diretso, Cannon Road. Pag kumanan, pupunta ka ng T-Rex. So, diretso tayo. Time check, 9:40 AM. So, andito na tayo sa Arco, papuntang Cannon Road. Okay, ito na yung inihintay natin mula nung bata pa tayo. Sana matapat na para dream come true na yung ating childhood dream na MTB ride. Makikita mo na yung mga bundok. Alright, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Shoutout boss. At andito tayo sa Arco ng Binggit. Ayan, higil mo tayo magpa video-video. You know? Right. Ito, bawal pala ang bike dito. Gagawin natin pabalita, oh, tayo sa highway. Come check, alas 10 na. Oh, bumalik tayo kasi nga bawal pala ang bisikleta sa Cannon Road. At yung magagawa, andito na tayo eh. Pasana yung paan natin ng tubig. Sulungin na natin itong natin kung bakit mas malayo itong Marcos Highway. Kasi nga, pag dumaan ka ng Marcos Highway, dadaan ka pa pala ng Bula Union. Samantalang dun sa Cannon Road, Binggit kagad, Ahon kagad. Ito, saan ka muna ng bahagya ng Pugong, kakakaka-ahon. Mas malayo talaga ito. Nakalagay dito, Bula Union, 12 kilometers pa. Ay naku, malayo. Dito na tayo sa crossing sa papuntang Pugo. Pag diretso, puntang Pugo yan. Pag kumaliwa, papuntang Ago. Pag kakanan, papuntang Baguio. So kakanan tayo. So na siya. Contura. Ito na tayo sa Pugad. Short ng Pugo Adventures. Ito, may checkpoint na ng Tuba Police Station. Ibig sabihin, Tuba na tayo. So, andito tayo. Time check ay 12:02. Kainin natin yung binalot natin kanina dun sa Andy Rice. Ito pa. Ito, nagpahinga na naman tayo. Ito yung bike natin. Mas kilometer na nakita natin ay 14. Kaya saan natin abutin muna yung 13 kilometers. Mag-aalas 17 kilometers pa hanggang Baguio. Siguro more or less than 2 hours na tayo. Okay, nasa 11 papuntang Tuba, Binggit. Tarits muna tayo. Hindi na na dahil tumatakbo ata tayo ng 5 to 6 kilometers lang kada isang oras na padyak natin. Hindi na natin legit talaga itong papuntang Baguio. So ulit talaga yung ahon. Ito pala pangalawang gastos natin. Bumili tayo ng Sting. Hindi ako umiinom nito pero parang kailangan ko na, urgent need na. Saka tubig, saka apat nito. 92 pesos lahat. Hindi na, gastos natin 90 ngayon, 92 pesos meron tayong gastos na. Kaya ang gastos nito. Ano yung mga fog? Meaning to say, mataas na tayo. Na ulit. O, doon tayo galing, oh. O, nalagpasan na natin yung kilometer post 7 papuntang Tuba, Binggit. 7 plus 4 11 na lang, more than 10 kilometers na siguro. Tapos yung kaya takdan yung underground, siguro mga less than 2 kilometers na lang, andun na tayo. Yan. So yan, nandiyan na tayo. Pasapapasap na tayo dito sa underground na tulay. Pasapapas muna natin itong camera natin dito sa helmet para mapilm natin yung pagpasok natin dyan.
ulit. Tsaka ito, nag-inom ng tubig. No? Tingin isang litro, ito lang natira. Pang 4 kilometers hanggang sa Bagong Tapat. Nakayanin na natin kasi ang oras na ay 4:11. Siguro ay last na pahinga ko na to. Ha? Or isang pahinga na lang bago tayo tumuloy. So tara, para matapos na natin at mag-alas 5 na. Siguro gagabihin na ang pag-uwi nito. Or madaling araw na siguro makakauwi ng bahay. Pas na ba tayo sa Turo Bingit? Ito, mapas na oh. Oras ay mag-alas 5 na siguro. Ano? Kapag na. Ito, may nakita tayong kilometer post. 6 kilometers pa. Akala ko kanina, ilan na lang. Ayan no? 6 kilometers pa. Ito tayo sa Baguio City proper. Ang Burnham? Dala na lang po kayo doon. Last track na lang po kayo. Lampas lang po namin sa university na nandun. Ito yung 2 City Market, sabi niya. Apo. Okay. Thank you, Apo. Burnham, Atoy. Dirk-dirk siya lang. Thank you. Dito na tayo sa Burnham Park. So oras ay 5:10 na. So umalis tayo dun ng 4:45. Umating tayo dito 4:45 AM. Umating tayo dito ng 5:10 PM. So more than 12 hours tayong nagbike. So kung natin hanapin, hanap tayo ng CR. Mag-bis tayo. And then uuwi na tayo kasi gagabihin na tayo nito. Mag-shower tayo. Ang shower. So, nakamura tayo dito. Binayaran natin ay 70 pesos lang. Nagtanong tayo sa tranche, 755 yung pinakamura. Tapos yung isang pinagtanong ako, 1,000. Ito na, tapit tayo. So, ito, tapos na tayong manigo. Bibili na tayo napakalito. Tapos mayroon na tayo. Ito 1 port lang to, ma'am. 1 port lang. Ito 1 port din. Ito pares to. Pares lang.
15 o dalawa. Namin ay alas 12 pa daw. Hindi na kumaaga. Bike na lang tayo kasi kung tayo, oras na yun. Nandito tayo sa Lingayen ngayon. Nandito eh. Ayun, ano nila. Revolto nila. Ayun, bangang malaki. Siguro pagdating natin sa Soconi, alas ulit tong bisikleta natin at tayo maghintay ng bus doon. Alright, nandito na tayo sa bahay. Ang oras ay 12:25. Ito rin bike natin. Grabe tong bike na to. Parang San Miguel Berrian, walang katulad. Umalis tayo dito kanina ay 4:45 nakating tayo, 12:25. Okay lang din at natapos natin yung ating rides at nakauwi tayo ng walalhati at walang aberya. Ngayong araw masayang masaya ako kasi nga napulpil ko yung childhood dreams ko talaga na rides mula pa nung bata ako kasi yung bagyo na yan napapakinggan naman sa Marlboro Tour talagang yung tinatawag nilang killer lap yung mga panahon pa nila ano nun Geb, sila Geb, sila Placido Valdez, sila Dolosa. Masayang masaya talaga ako, excited excited ako sa susunod na rides ko ulit. Ang doon na lang yung video natin at magandang gabi. Umaga na pala. Magandang umaga na.